question is, what can our society do so that our families will not break up? Okay. Ngayon, as a society naman, I do agree with you, Ma'am, si Reg. Napakarami ng pamilya ngayon ang masasabi nating hiwa-hiwalay. Hindi naman siguro watak, pero hiwa-hiwalay dahil kailangan kumita ng magulang. And it's really not easy. I mean, yes, it is. Kasi mapapansin mo that it's also going to affect us generationally as time will go by. So what do we do? Well, I think the point here is that kailangan, number one, matuto tayong magkaroon ng pagmamahal sa sarili ating bansa. Kaya may brain drain eh. Kasi katwiran natin, we can't do anything here, better just leave. Kung anong kaya mong gawin in your own little way, try to do it because it only takes one person to start a ripple. So, tayo na nasa media, taong may impluensya from time to time, we can be the first person to tick that box. At ang factor yon. Pero on a psychological scale, mga kapamilya, ito po ang atin dyan. Kahit saan man ho kayo naroon, ang kagandahan ngayon, ang communication lines natin, ano na po, real-time na. But it has its risks. Yeah. Dahil sa real-time, real-time din ang pag-aalala. Yes. Kasi na-receive mo eh. Yes. So, dito ngayon pumapasok yung tinatawag naming peer support system. It's good to have people around you. Your resilience is also significantly dependent sa iyong kakayahan na gamitin ang tulong ng tao sa iyong kapaligiran. So, ang punto dito, pero kang pinagdadaanan, ipagsabi mo, i-open up mo. Mas maganda kung ma-open up mo doon sa taong involved, kagaya ni Dawing Sugat, yung ating letter sender, dapat na-open up mo yan sa misis mo. Mas maganda sana. Pero that being said, it's not a solution to find comfort with someone else.